Dismayadong may-ari ng sumabog na unit ng True Serendra sa resulta ng investigasyon ng mga otoridad. Posible raw kasing managot siya dahil hindi otorisado ang ilang hakbang na isinagawa ng iparenovate niya ang nasabing unit. May news to go, si Susan Enriquez. Mahigit 4 na buwan na mula nang maganap ang pagsabog sa True Serendra sa Bonifacio Global City na kumitil sa 3 nabagsakan ng tumalsik na pader mula sa unit na sumabog at sa lalaking pansamantalang tumitira sa nasabing unit. Kaya di nakatakataka kung bakit inip na ang marami sa resulta ng investigasyon. Inihayag na ni DILG Secretary Marojas. Pareho sa paunang investigasyon, gas explosion daw talaga ang nangyari. May naipon daw na gas sa Unit 501 na nagliyab ng may mag-switch ng ilaw. Pero ngayon, sinabi na ng DILG kung sino ang posibleng dapat managot. Ang may-ari ng sumabog na condo unit na nagpa-renovate ng unit at ang RM Ladrido Construction Services na nagsagawa ng renovation. Ang pagsabog sa True Serendra ay kahilintulad ng mga pagsabog na dulot ng LPG gas explosion. Sumabog ang Unit 501B dahil naipon ang sumingaw na LPG mula sa centralized vapor system ng True Serendra. Ang nagpasiklab sa naipong LPG ay ang ignition switch ng ilaw na binuksan ng occupant ng condominium unit. Wala pang tugon ng RM Ladrido. Ang may-ari naman ng unit na si Marian Cayton, dismayado. Idedemanda raw nito ang Ayala na siyang may-ari ng True Serendra, siyang dapat daw na responsable sa pagsabog sa kanyang unit. Ang True Serendra na pag-aari ng Ayala, posible raw managot ayon sa DILG dahil sa pagpayag daw nito sa unauthorized access sa gas valve ng gusali at sa paggamit muli sa unit matapos ang renovation. Pero sabi ng Serendra Incorporated, sumunod daw sila sa regulasyon at pamantayan ng pamahalaan para sa disenyo at operasyon ng Serendra. Posibleng may pananagutan din daw ang Makati Development Corporation dahil sa kulang na safety devices matapos lumabas na hindi gumana ang nag-iisang gas leak detector sa gusali. Gayun din ang Bonifacio Gas Corporation dahil walang odorant ang tumagas na LPG kaya hindi ito naamoy. Wala pang tugon ang 2 kumpanya sa posibleng pananagutan. Ang iba bang nakatira sa True Serendra, bagamat nalinawan na. I think we're just glad that we have the report and we finally have closure. But it doesn't mean that our work is over. It's just starting actually. Nagtatanong pa rin kung ligtas na bang tirahan ang kanilang mga unit. I'm kind of hesitant to go back in. Although if there's no other place to go, that's better than nothing. But hopefully Ayala or Albaya could replace the unit and the amount of investment that we put into the unit. Susan Enriquez, GMA News.